Manny, bagong pag-aray na naman para sa mga driver ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Ang katas kasi sa senior citizen at student discount, buong papasanin na ng mga driver. Kaya daing ng grupong laban TNVS, mabigat ang 20% commission rate ng kumpanyang Grab na ibinabawas sa kanilang kita. Ang detalye niyan sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Dapat nang itigil na! Itigil na! Tama na! Sobra na! Itigil na! Hirap na umano ang mga TNVS driver. Simula kasi nung unang araw ng Marso, inilabas ng transport network company na Grab ang kanilang bagong kautusan. Solo na kasing sasagutin at ibabawas sa kita ng bawat biyahe ng TNVS driver ang diskwento na 20% sa mga senior citizen at estudyante. Noong March 1, inimplement na po na buong 20% yung driver na po ang papasan ng 20%. Bukod pa po yun sa 21% na commission ni Grab. So all in all, kapag kinumpute nyo po, 41% po ang binabawas sa isang TNVS driver. Ibigay yung 20% discount. Natural lang po yun, kahit kami sa tricycle nagbibigay. Wala pong problema doon. Pero para ipakarga ang 20% ng kumpanya na ito sa mga driver, hindi na po kami papayag. Never in our life na walang hiyain na kami. Dati naman kasi, sagot ng kumpanyang Grab ang 100% na bawas dulot ng mga discount sa mga pasahero hanggang sa naging 50-50 na ang hatian. Pero ang ipinagtataka ng ilan, bakit dumating sa punto na solo nang ibabawas lahat sa kanila? Masyado na raw kasing malaki ang tapya sa kanilang arawang kita dulot ng pulisiyang ito. Isama pa dyan ang taas babang presyo ng petrolyo. Simula dito UP hanggang Cavite, kung 1,000 yan, 410 pesos na ang ibabawas kagad dun sa driver. Ilang oras mong babiyahin yun, maggagasolina pa. Kung kukumputin nyo po, kung driver po yun, may gasolina siya at meron pa siyang boundary, tapos may 41% na ikakalta sa kanya, wala na pong matitira talaga sa driver. Kapag nag-cancel naman raw ng booking ang driver, sususpindi naman ng kumpanya. Kaya naman, panawagan nila ngayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Itong mga transport network company na i-regulate na dapat ng LTFRB, yung 10 to 12% lamang na komisyon nitong mga TNCs. Makikita natin ngayon 20% sa Lalamove, 21% sa Grab, napakalaki po. Maging patas, hindi namin pinanais na mawala yung mga application na ito na nagbibigay sa amin ng trabaho, kundi ninanais namin na mapabuti yung mga kalagayan namin bilang mga riders na nasa lansangan. Naisumiti na raw nila ito sa LTFRB pero hanggang sa ngayon, wala pa rin umanong tugon ang ahensya. Ayon naman sa LTFRB, pag-uusapan nila ang hinaing ng mga grupo sa susunod na board meeting at titingnang mabuti kung may paglabag ba ang kumpanyang Grab sa kanilang ipinapatupad na pulisiya. Mga commissions nila or yung scheme nila pagdating doon sa kanino i-charge yung discounts. I believe this week or the next week magkakaroon ng board meeting to discuss yung mga concerns ng TNVS. Bubusisiin naman daw ng LTFRB ang mga datos at impormasyon at pag-aaralang mabuti ang epekto nito sa mga driver. As of now, we are still studying yung mga request nila, yung mga concerns. No, but definitely the board will come out with a resolution regarding that. Para sa balitang A to Z, Kim Salinas.